paring Isaac dito. Pero here we go. We have Isaac, no? Isaac, pre, kita mo naman yung game, no? Yes, sir. Swabe. So this time, Emata on the blue. Emata yung blue tall. The red one is full HP. Okay. Alala ko tong ano red side dahil sa kila Boss M tryouts. Ano anong pangalan nila noon? Bataan ni Boss. Bataan ni Boss M, no. Full HP, full SP. Ang cool nga eh, parang Ragnarok, nakakamiss tuloy maglaro. Ragnarok, 'di ba? Naglaro ka ba noon? Hindi. Hindi ka. Hindi. Hindi ka naglaro ng Ragnarok ever? Hindi ako naka ano, yung mga panahon na Runes of Magic ako. Ah, puta ancient. Luma. luma din naman ang Ragnarok, pero yung Runes of Magic medyo ayun nga, no, wait lang ha. Let me just add your screen, tol. Pero sa loading screen, any ano initial thoughts? Kung ano to eh, nakikita ko na to sa full HP, full SP eh. Ano nila to, bread and butter nila to. Pag nakuha ni Simple yung Aurelion Sol, napakalupit ng magiging bakbakan. Pero for the side of Emata Esports, wala pa masyadong alam sa kanila. Mm. But ang alam ko, maganda ang magiging performance dito. Dapat, nung Olaf at Akali. Well, kasi kilala ko yung player. Oo. Lalo na si Supremo. Yeah. Or si sure. Bonifacio, no? Dating Emperor yata si Supremo, kung di ako nagkakamali, no? The one who took the first championship sa Wildrift Underground. Pero here we are officially into the game. This is, by the way, a quarter-finals match. Very, very close doon sa semifinals. And tandaan niya na kapag nagka-semifinals na, doon na yung mas mataas yung chance nyo mapabilang sa sa 8 seeds ng Wildrift Underground. So, simulan natin. Mukhang wala namang ano, mabigat na invade na nangyayari ngayon sa laro natin, no? Warding pa lang dito ang labanan. Meron silang vision topside. Nakita nila yung Gragas saka yung Lee Sin. So, aware sila na potentially, doon magsisimula Lee Sin Red Tide. At alam na nila yung rotation pababa ng Lee Sin. Yep. Tapos, ang kakaiba lang dito yung support ng Red kasama na rin kaagad ng EDC, no? Kaya record team. So minamatay yata nila Mamparusa kaagad dito sa may bottom lane. Pero si Berger din naman, hindi na sinamahan yung Olaf. And na-miss ni Berger yung kanyang pulverize. Okay. Kinapos lang ng konti, baka ano, ambahan pa lang. Okay. Pero wait lang, level 1 magbakbaka na dito. Tamang haras lang dito si Tactical. Very good stuff coming in from that Corky. Tsaka, uy, yun, ang hapdi rin talaga nung ano, nung bullet, nung double up, matik yun na lagi talaga naka-home. Just very, very standard start when it comes into the lane. Even dito, Akali and also the Gragas matchup. Mukhang bawat isa sa kanila, given that this is a best of one, napaka-maingat na lang, no? Oo. Kasi last one ang best of one eh. Interesting din ano dyan, kasi syempre, pagka merong naging ahead, kahit isa sa kanila, potentially kaya nila mag-snowball basis track. Well, totoo yan, paring Isaac. Ngayon, ano tayo? We'll be seeing na late ng konti yung pagkuha ng Scuttler dito. Si Wicked ngayon pa lamang niya isisecure yung Scuttler. Pero trade overall mangyayari dun sa Scuttler. Madalas binabantayan ko, pag 1 minute mark, eto yon. Eto yon, yung 4-man dive sa bottom lane. Papasok na, eto na ang Star Surge. Ang tanong, tatama ba? Tinamaan ang kalabaw at ayun na nga po ang mga pangkalawakang bakbakan. Oh, Rafi. First blood coming in, pero wait lang, may rotation dito. Ignite, magiging siya patak. Last in, targeted. Expert pa nga, tatama pa ba to? Double kill na. Tapos bomba out na lang para kay Zed. 2-for-1. In favor of the side of Emata Esports. Napakahap din ng Emata dito. Lalong-lalo na si Rafi na hindi tulfo, men. Very clean combo actually on getting the kill towards that Lee Sin. Double buff yon. And very wise targeting priority. Para dun sa Lulu. Na binagsakan na gagat ng, ano, ha, ng death mark, men. Oo, parang ano na yun eh. Inisip niya, okay. Sino dito kaya kong patay na gan? Ito na lang. Ano din eh. Maganda na talaga eh. Tsaka good target talaga ang Lulu if you're a Zed. Oo. Kasi at worst. Kasi ano eh, madidelay. Madidelay. Tapos kung sa later part ng game din, kung mabuhay man ang Lulu, parasado siyang gamitin yung Wild Growth sa sarili niya.
Tama. Kasi ang dali talaga, easy target ng Lulu eh. The idea about Lulu is to maximize her range and just continue staying into the backline while supporting her teammates, no? Pero, ayun na nga, akala ko magkakaroon ng 4-man push doon sa bottom lane. Rather, it's gonna be a 4-man gank. And that's the headline of the 2-minute mark. 3-minute mark naman, eto na naman ulit tayo, batuhan na ng ults as both teams are now getting closer and closer to their final skills. Ang tanong dito, ayan o, level 5 na pareho dito sa baba. Potentially, pwede sila magbatuan dito ng kanilang ma-ultimate, pero mawawalan sila ng ultimate para sa first dragon fight. Sige, Papa. Gusto ko lang i-explain sa mga viewers, no, para talaga clear ko anong i-expect nila sa isang Wild Rift game. Para malaman nila, may ganap po sa kada minuto ng Wild Rift game. Kada minuto. Pwede nating pangalanan eh. Pwede ko nga pangalanan kada minuto eh. 1 minute, okay? Support, sumasama sa jungle. Ayun yon. Battle between support and jungle ang first 1 minute. 2 minutes, set up para sa 4-man side lane push or side lane dive. 2 minute yon, wala pang mga ultimates yon. 3 minutes, unang batuhan ng level 5 skills. 4 minutes, yun yung Drake dance, no? Pupunta ka sa Drake, yan yung 4 minute, no? Magsisimula yan from 4 to 5 minutes. Tapos may konting window yung 5 minutes to 6, pero 6 minutes yung Herald Dance naman. Tapos 6 to 8 minutes yung second Drake Dance naman. Yung 8 to 10 minutes yung Baron naman. Dito naman sa may Drake ulit. Oh, hindi nga lang, ito na yung knock-up. Ang pangit na namin sa kaliwa. Hindi. Pangit yun, pero wait lang po, mamamatay na dito si Lizzie. Getting free for that threat, nagwawala naman ngayon si Akali. Hataw-hataw, tamang espada, pero wait lang po. Mamamatay na tatlo dito para sa side ng full HP, full HP. Hindi full ang mga buhay nila ngayon kasi nahupunta sila. Ang matitira na lang, yung tori nila parang hindi na rin kasi gusto ng kunin dito ng Emata Esports. Good play along with that Infernal Drake. Ayan, man. Actually, hindi still, no? Akala ko nanakaw. Lumapit lamang ang mamembro dito ng team full HP, full SP. Pero Emata's very wise and really quick on snapping out that Drake. And remember na Infernal Drake yon, konting lead in terms of their damage spike, lalo pa early minutes pa lang naman. Pero still, it's still damage. Now, yun na nga, 5-minute mark, Herald na po. So lahat pupunta na sa may top lane side. Makikita mo actually yung duo na pupunta dito sa top lane side din. Alistar plus also Rafi. Ang iniiwan for the split is obviously the ano, the Zed, no? Kasi ang taas talaga ng capacity niya, no? Of escaping. Ito, try nila ipush itong bot, pero full HP, full SP. I think gusto na yata nila i-trade sa halip na mag-herald, mag-aano sila, magpo-push sila. Oo, oh, parang i-BBL kasi masyado na tong late eh. Andito pa rin yung lead-in, tutuloy na lang nila to. Ang maganda dito is kung ano, makuha nila agad, tapos mag-herald na sila. Pero mukhang on-time pa nga, hindi pa makarespond dito ang lead-in. Galing! Ginawa rin kasi ng Emata pre, nakaramdam sila eh. Bakit yung Lulu tsaka Corki nasa baba? Ibig sabihin, plano nila i-push talaga yung baba. So ang ginawa dito ng Emata, nag-push din sila, trinade nila bago sila mag-herald. Alam nila eh, lista muna. Lamang na kayo sa lamang na kami sa post 1 sa Herald eh. Edi mag-push na lang kami. Gawin din namin kung ano yung ginawa nyo sa amin. Pero ngayon, wala nang no choice dito ang mga membro ng team full HP kundi pumuesto at lumapit sa Herald. Sonic Wave para kay Supremo. Oh, pumasok na nga si Akali dito. Tatawa Tartars. Wala! Ang galing kumainstep na crossover. Nakuha pa Herald dito. Uy, uy, uy! Nakapagirapan dito. Pero wait lang po. Ito lang Zed. Sabi niya, akin na lang to Corellian Sol. Meron pa tayong isang bonus dyan. Makakuha sila ng kill. Makakuha rin nila Herald. At ngayon, tamang pressure na sa wave. Good play! Para dito sa side ulit ng Emata, 8-1 overall. At hindi lang actually yung 4-man stack yung dangerous dito sa Emata, tol. It's actually the one who's also going for the splits, the solo, parang yung solo player na mid laner. And that would be of Rafi. If you look into the gold na pinangahawakan ngayon ni paring Rafi, ditulpo, 7k. Mga kaibigan, Yomus Ghostblade, plus kasama rin yung penetration, no, Last Whisper, eh talagang bulong na bulong, yung bulong niya sigaw against the members dito ng team full HP. Napakayaman ng Zed na to, tapos nagsisplit push pa. Ang malupit pa doon ha, bukod sa nagsisplit push siya, may oras pa siya para rumespo pagdating sa bakbakan. Pero mukhang may plano na dito, ang full HP, full SP. Hindi nila mahuling Zed, umatras na agad, buwang nakaamoy. Yapi. Na ano na rin eh, shutdown na lang yung kailangan niyang problema. Not to mention may big power spike din yung Corki. Medyo obvious to kapag nagsosolo-solo yung misfortune at wala kayong idea kung nasan yung ano, yung Alistar, at wala kayong vision sa war, sa brush. Clearly may Alistar nang nakaabang diyan, ladies and gentlemen. So ngayon, next ulit tayo after the again bago nga mag-Baron, magkakaroon ulit ng second Drake take and spawning into the map within 30 seconds ay ang
Mountain Drake ulit, no? So maganda to para kay Supremo kasi yung shield sa Olaf plus the, well, the, yung shield of Olaf gives him a lot of freedom actually to just go and be tanky. And you know, aid si Mac in surviving kasi alam naman natin that Olaf is about dueling with low health. Tsaka ano, maganda dito yung strategy ng Emata ngayon. Binato nila yung Herald, pero mukhang ano, masyadong maaga. Dapat inatras pa nila ng konti, posible pa. Mukhang mamamatay pa nga sana yung Zed Dawn dahil sa rotation ng Dragon DC, hindi magiging tapat. As if the next fall, meron mang laban dito sa kita. Da-dive na po ang Emata dito, makakahuli pa pa sila. Munti ka na mamatay si Simple dito, pero Corki, tsaka Lulu, sulit na yon, may tore pa sila. Oh my god, they got 10-1 for the running score. Ladies and gentlemen, 8k na ngayon tol ang hawak na lead ng Emata. And buong bonus na nga lang or freebie itong Mountain Drake, ladies and gentlemen, as Emata can easily take on that one. Remember din na ang laki ng pinangahawakan nila pagdating sa mapa, especially with, you know, all outer turrets destroyed against full HP. Tama, tama. Ang ganda sana ng plano dun na actually na late pa nga ng konti eh, kasi kung ano yung Herald umabante agad, hindi nakaabot sa tamang timing. So ang inisip siguro ng Emata doon, okay, kukunin nila yung ano Herald, baka maipit natin sila. So, ayun nga, naipit, nakuha nila yung tore, tuloy-tuloy na pati Drake sa kanila na. Amen. My god, yummy, daming pera, yummy. Sana all, no? Oo. Congrats nga pala sa bahay mo tol. Kita ko. Thank you. Wap, di ba? Fully paid na kayo. No? Sarap sa feeling niya, no? Na may bubong sa ilalim natin. Yes. Now, let us see kung kaya nga ba dahil may kutob. Tayo ngayon pinapasimulan para sa side dito ng Team Emata. They're already converging towards the Baron. At matik ito for a Zed composition. Split push ang Zed habang apat naman ang sumasayaw-sayaw around the Baron. Tandaan mo na si Supremo dito. Hindi siya matutuloyan ni Aguinaldo. Now, as the Guardian Angel, ladies and gentlemen, already on his item stack. And lots of mobility also available kay X-Dart with the Proto Belt on his enchant. Looking at the items, no, 5-0 sa Zed, meron na siyang Ghost Blade, meron siyang Mortal Reminder, mukhang may balak pa siyang buuin na Black Cleaver na malapit na niya ang mabubuo. Yeah. May teleport siya, kaya mas mabilis siya makarespo lalo ngayon. So, magandang-maganda yung 4-1 play ngayon ng Emata. Ang nakakahirap dyan, makikita nyo ngayon yung lineup ng full HP, full SP. Hiwahiwalay sila, tinatry nila ulit full control ng waves. Hindi nila makuha basta-basta kasi ang likot-likot ng mga ano, Emata sa mapa. Yes, man. And lakas din maka-pressure, di ba? Oh. Pinagsosolo eh, doon sa may bottom lane eh. Hindi mo talaga pwede i-ignore yung Zed. Sinong ipapadala mo? So kailangan mabasa ng full HP yung rotation dito ng Emata. Pero yung Emata, ang ganda ng death brush na sinet up. Kita na! Corner, ladies and gentlemen! Patay ata si Gragas dito. Mamba out na lang si Lysine. Alay na po yan! Matabayan! Kaya na lang po ninyo. At dahil doon, no, wala nang Gragas, wala nang threat ng Exploded Blast. Kukunin na nila yung Baron dito. Listen, pwede siya mag-Hail Mary skill dito. Ready pa yung Corki dyan. Nako. Hindi pa na papasok. Pwede nako. Pa ata kayo papasok. Pero andun yung Alisa para harangan. Yung Zed, ha? Pero wait lang po mga kaibigan. Di ba agaw? Ang Olaf na kukuha dito. May pamamatay na Listen. At tuloy tuloy nabakbakan. Papasok dito. Ang ating popa na si Akali si Zed. Pasok hanggang sa banga. Boom! Pamamatay na isa. Isama pa si Corki dyan. Lulu tatakbo na lang. Kaka-respond lang. Ang tropa natin katabahan si Gragas. Pero tapos na ang bakbakan doon. Nakuha na ang Baron. Tuloy-tuloy na sa second tower dito. And even with the low health, tingnan mo naman yung attack speed talaga na pwedeng iba to ng Olaf. Alam naman natin that attack speed is improved for the Olaf, especially kapag mababa ang buhay niya. Not to mention yung lifesteal din na available dyan. Baron, Tore, kills. Ang laki lang nakuha dito ng Ematang laman. You can actually see the gold. It also sits on a whooping quick match, 12,000. Ladies yummy. And gents, ang laki ng laman. Oh, sobrang laki ng laman. Hindi nila na-execute yung draft nila. Nakulangan siguro sa rotation or na-pick off kasi sila nung early fight. So, nahirapan na sila mag-maintain ng tempo pagdating dito sa laro na to. So, natuloy-tuluyan na sila ng Emata. Tapos maganda pa yung 4-1 split nila. Taba-taba nyo din eh. That initiation early, getting that double kill before the Drake, big deal yun sa kanila. So, ngayon, nahihirapan na mag-prioritize dito. Nakuha pa nga ang red, ang tower dito kababa. Sa may baba, no? And again, also the Drake should be available into the map. Take note na hindi yan Elder Drake. Nako, nasa harapan lang si Burger. Alam mo yung Burger na nahanginan na isang linggo? Oh. Makunat na Burger.
That's it, ladies and gentlemen. It's gonna be a very tough situation right now. As you can see, X-Dart also and Supremo dancing around dito sa may bottom lane side. Kahit si X-Dart ang tapang, oh, dumadart-dart din ang kanyang pa-shuriken. Shuriken flip. Hinaharapan pa si Mr. Tactical. Ang buhok ay semical. And let's see here as another base, another inhibitor turret goes down against the members here of Team Full HP. Well, that was a ploy. You could see it right there. Si X-Dart nagpapapansin sa mga ano sa mga full HP, full SP habang nagtatrabaho ang mga tropa niya sa top lane, sa mid lane. Ngayon, wala na silang inhibitor tower sa mga lane na yon. Bot lane na lang ang natitira sa kanila. Ang tanong, paano sila magko-contest ng direct na to? Yeah, man. Actually, hindi talaga pwede lumapit eh. Dederechoin lang sila sa lane. Ngayon ko lang na-realize wala palang kontra sa Olaf kanina. Tama. Like, walang direct contra sa Olaf dito for the late game. Sino pwedeng umarap sa Olaf dyan? Normally, i-displace mo yung Olaf using Jarvan. Normally, i-burst mo yung Olaf using Garen. And none. It cannot be found here. And again, hindi lang naman si Olaf talaga yung pinakamabigat dito. Rather, it's gonna be Rafi who really drops heavy blow against the members of Team Full HP. Saka, titingnan natin yung items dito ni Akali. Si X-Dart hindi rin biru yan. Meron siyang Liandry, meron siyang Deathcap, meron pa nga siyang Serax Kid kung sakaling ma-low health siya. So ngayon, parang Emata dito, no? Full control of the map, bot lane na lang problema nila, and ngayon, parang ipit-ipit na, full HP, full SP, dyan lang kayo sa base, kunin muna namin paro. Indeed. Ladies and gentlemen, 20 seconds nga naman bago lumabas yung Baron, nabanggit mo paring Isaac, pero mukhang ilang segundo na lamang din ang natitira para sa base dito ng Team Full HP. Kung gusto talaga nila makabawi, they need to at least catch some crucial assassins on the ranks here ng Team Emata. Pero kahit ngayong Emata dito ganun ka-confident, hindi nga kailangan mamblema ni Puffy na may makalapit sa kanya, kasi talagang yung Zed at Akali binibisi ng todo-todo ang team ano, ang Team Full HP. Oh, ang dami nilang kailangan problemahin na wala na silang oras para problemahin pa itong misfortune. So ngayon, ito na. Ito na yung play na gustong gawin ng Emata Esports. We're going to try to take this Baron. I-bait out natin ang full blow teamfight. Alistar, mapasok dito. Ito na nga po. Tamang pipa, tamang labas. Hataw dito, hataw doon. And start. Gumagalaw na lang na parang wala lang. Hindi pa rin tapos ha. Dito yung kataba, pero papasok ko rin dito. Yup! Oop! Para sa turn, kung hindi pa ata. Oh. Eh, X-Dart natin, hindi aawat. Mababas sa isa sa kamay ng 40 dito. Si Wicked naman umikot sa likod, pero wait grabe lang po. Grabe yung habol. Kasupo na dito at napakurap ang ating Olaf. Oh. Just like that, that is a big answer back. Padili na yung pagkuha nila ng Baron. Yun lang. Simple pa atang makabawi dito. Naku. Pero with fortune, tamang defense lang ng 1v1. Papapakay ang Aurelion Sol. Sasama na rin ang Nipin. At dahil dyan, walang jungle, walang problema. Kukunan nila yung Baron. Yapi. Kasama rin si Supremo dito. And also the Zed, one of the mage damage dealers talaga dito para sa side ng Team Emata. It should be a breach para kunin na itong Baron na to. Actually nga, sa haba ng team fight na yun at habulan na naganap, pwede nga sa magkaroon ng split dito sa may pinakababa. But nonetheless, the lead is still there. Ever so eager, lalo pat 14,000 gold lead na ang hawak ngayon ng Emata. Ilang minuto na lang din, maybe less than 2, at lalabas na rin ang Elder Drake ng ating game. And you can actually see members here of Emata, just look at the bar sa may baba. I-cross out nyo yung kalahati, makikita nyo that they are onto the 3 full core item sets na, maybe with the exception siguro ni Burger, who's yet to build this Bramble Vest. Matating kasi sa Bramble Vest, hindi talaga kinukumpleto yan towards sa Thornmail. Mas binubuo, kinukuha lang talaga yung anti-heal niya, yung Bramble Vest, tapos nagbibuild na ng ibang item yung mga tanks. Top lane! Op. Tumakas lang. Decent yan eh, mabilis decent. Sabi niya, kaya nyo, hindi. So ngayon, ayun, na-bait out sila, lumabas sila ng ulti doon. Nag-burn sila ng mga skills nila para matry mahuli yun. Hindi nila nakuha. Ngayon, priority na para sa Emata, going for that spot right. Yeah, they're moving slow and steady here for this game. Ladies and gentlemen, Star Surge ulit. Pasok dito si Burger! Oh, knock up with the bullet time. Ito na nga, pagpasok ng Emata, walang kukurap. Uubusin ni Taisa. Ang Baron ay malakas si Colville para kay Supremo. Ang unay na alamat at tatapos na ang Emata ng game na to. Ang cool naman ang itsura ng Shadow ni Zed. But that's it, ladies and gentlemen, for this game, congratulations sa GG, well played para sa Emata. Emata Esports will be moving toward the semi-finals of Wildrift Underground. So,